Magandang araw mga katiits, welcome back sa ating channel. Sa video ito ay pag-uusapan natin ang kung paano gawin ang homemade locator na gumagamit tayo ng signal generator at saka amplifier. I-explain natin ito mamaya at meron tayong papanoorin na video kung saan galing ito sa kaibigan ko at makikita natin doon kung paano natin i-apply itong signal generator at amplifier sa isang locator or LRAD. Pero bago ang lahat, nais ko muna magpasalamat sa mga sumusuporta at sumusubaybay sa channel ko, lalong-lalo na sa mga subscribers. Maraming salamat sa inyo. At sa mga bago pa lang bumisita sa channel ko, hinihikayat ko kayo mag-subscribe upang mapanood nyo ang mga bagong uploads na videos ko. At nais ko munang gamitin yung pagkakataon nito upang i-shoutout natin ng mga kaibigan nating mga treasure hunter. Shoutout kay Kevin Sapio, WETH, Silre Lacre, Alfredo Savala, Hyacinth Okfimia, Rone De Mata, Ferry Dillian, Donghil James Vlog, Jumar Velasco, at shoutout sa lahat ng mga treasure hunter sa buong Pilipinas. Okay, meron tayong papanooring video ngayon. Tapos, pagkatapos ng video, ay i-explain ko para sa mga katiits natin na hindi nakakaintindi ng Bisaya, i-explain ko kung ano ang sinasabi sa video. Okay, panoorin muna natin yung video. So, mauni bro ang setup. I have here the cell phone. So, nag-download ko o application nga signal generator or function generator. Pareha lang na sila sa apps. So, ito po, i-open ni muning signal generator ng application. Okay, so ang signal generator. Okay, hanap man. Okay, mauni siya. So, nadiri sine wave, triangular wave, sawtooth, square wave, denoise. So, pwede ka mo gamit o sine, triangular or sawtooth. Pero mas maayo, preferable ang sine wave. For example, sabi na, akong i-on, tingog ni siya. See? Muna, ayan. Muna ang iyong frequency. So, kung iset ni mo, ang frequency sa gold, kasi ang frequency sa gold is 5 kHz. So, iset ni mo siya o 5 kHz. Change na iyong pitch. Okay, 5, example lang gana, 5 kHz. 4, 5, something, basta 5 kHz. Din, okay. Yung na ito, 5 ka na. Kamay. Yung na ito, 5. Ano yung mga example lang bro, mga na yung 5 kHz, no? Kaya ang silver is 8.7 kHz, ang gold is 5 kHz. Then, ang imong output sa cellphone, sa kini imong audio, kunig ka ni Monik, mandinhi ka ng, si tawag gini, output niya, connect, example lang, sa imong headphone output, pwede ni mo bahino ng wire, i-connect ni mo sa, kung yung amplifier, wala nang IC ako nang itanggal. So, muna ang kit na amplifier, simple lang. Input, power supply, then output. Ang output sa imong audio amplifier,
napanood na natin yung video at kung mapapansin natin sa video ay gumagamit ito ng tatlong instrumento or materials. Ito ay ang cellphone. Ito ay ang cellphone. Tapos ito ang amplifier. Amplifier. Tapos ito yung L-rad. Ito may handle. Handle siya. Yan. Tapos ito ang kanyang rad. At ito yung wire. Isa-isahin natin sa pag-explain. Kung nakikita nyo sa video, gumagamit ito ng signal generator app na madadownload natin ito sa App Store or sa Play Store, kung anong klaseng cellphone ang gamit natin, madadownload natin ito. Tapos kung pinagmasdan nyo ng maigi yung video kanina, is makikita natin na tumutunog yung signal generator app. Kasi tumutunog yun kasi naka-loudspeaker pa yun. Pero pag ikonikta na natin yung output niya dito, ito, papunta sa amplifier, is hindi na yun tutunog. Yung frequency na nakita natin kanina, dito, yung frequency niya na nakita natin is ipapasa ito sa amplifier, which is itong amplifier na ito, as ito yung mag-boost ng signal frequency. Ito yung booster natin. Mula dito sa booster, yung amplifier natin, yung kanina nakita, is wala na yung circuit, tinanggal na. Amplifier, mabibili lang to, mura lang to, mabibili sa mga electronic supplies. Amplifier, tapos may battery yan. Meron yung battery para sa power supply niya. At ang output niya dito is papunta naman yung dalawang wire. Kung dalawang rad ang gamit nyo, dalawang wire niyan, pwede isang wire dito tapos hatiin nyo na lang mula sa output, isang wire tapos hatiin nyo na lang para sa dalawang handle nito. I-connect nyo sa handle. Ang importante is yung handle nyo at saka yung rad is ay connected. Connected siya. Pero mas advisable na yung handle is metal like stainless or copper para magkaroon siya ng conductivity. Kasi gumagamit ito ng electronics. Yan. Tapos itong amplifier na to is ito yung magbo-boost ng signal. Yan. Kapag isang rad lang yung gagamitin mo, halimbawa ito lang, isa lang. So, mula dito sa output ng amplifier, which is ito. So, isang wire lang rin ang i-connect mo. Yan, isang wire lang din. At kapag dalawang rad gagamitin mo, ganyan. So, hatiin mo yung wire kasi napapansin natin yung mga wire is buo siya tapos pwede siyang mahati natin. Mula dito sa output, dito, ihatiin mo lang. So, dalawa na. Yan. Paggamit mo nito, on mo yung cellphone mo, open ka sa application na signal generator, open mo, pagka-open mo, saksak mo yung output dito, papunta sa amplifier. Tapos, yan, pwede ka nang mag-search. Ganun lang. Ito, na-try na to ng kaibigan ko, yung nasa video, siya yung kaibigan ko. Siya yung tumuro dito. Try na to at effective naman. Yung nasa video is heater na yon. Meron na yung nights heater na yon. Kaya binahagi niya ang kalaman ito sa mga kapwa tresurante.
Okay, hanggang dito na lang mga kapiit. So, I hope meron na naman tayong nakukuhang idea sa video nito. At maraming salamat sa panonood at never stop exploring, never stop learning. God bless us all.